Hello, hello to everyone. Kain tayo, magmukbang tayo ng sa... Eat watermelon. This is our lunch. Wala na tayong ibang kakainin, only this one. And our drink is arándanos. So it's a juice of this one, arándanos. They're berries. Okay. Ito kasi magandang maganda dahil meron itong vitamina E with vitamin E. Diba? Yung mga arándanos natin, yung mga berries natin. Yan. It is full of antioxidants and vitamin E. Kaya gustong-gusto ko ito, lalong-lalo na kapag meron akong nararamdaman na konti na hindi maganda doon sa ating pangibaba. Ganun ba? Diba? Maganda kasi ito para sa ating mga kababaihan. Diba? Sa skin natin, maging sa... Kung may problema ng kaunti sa, ewan ko kung may relasyon, pero kung meron akong konting nararamdaman na medyo hindi maganda, maganda itong inumin. Halimbawa, pagka ayun bang tinatawag natin na, yung parang medyo hindi maganda yung pag-ihi, yung mga ganon, magandang-maganda ang mga ito. Ito kasi yung inirekomenda din ng aking doktor na inumin. Wala, huwag kang mag-alala, wala itong asukan. Okay? All natural ito. Basta ito ang marka na gustong-gusto ko yung granini. Ayan, antioxidant. Mas na-trusted ko ito kaysa sa mga ibang marka. Kasi yung mga ibang marka, sabi nila walang asukan, pero merong asukan. Pero this one, no. It's okay. So, meron siyang proteinas na 0.5 grams. Meron siyang zero salt. Yung vitamin E niya is 2.4 milligrams. That is 20%. And then, meron tayo yung hidratos de carbono de los cuales azucares. 8.1 grams lang naman siya. Compared doon sa mga iba na napakarami talaga, gramos ang pinag-uusapan natin dito. Per 100 ml. Okay, so ito ang ating iinumin. Ilalagay lang natin dito sa baso natin. Napaka-red niya. Ganda ng kanyang pagka-red. Diba? Sarap yan. So ngayon, simulan na natin ang ating kain ng sandia. Join me here. Okay. So mayroon lang siyang mga konting, alam nyo na, meron, alam naman natin na mayroon namang buto-buto ito na marami. Aalisin lang natin. Diba? ay, ano yun? Yan. Ayaw niya yata akong magsalita. So, alisin lang natin yung mga buto-buto niya. Alam nyo kasi, para sa ating mga nagkakaedad na, hindi na rin maganda yung kinakain natin yung mga buto-buto ng mga prutas. Dahil mahihirapan na yung ating intestine na magiling. O kaya yung mga ibang organs natin. Protektahan lang naman natin ang ating liver. Protektahan natin ang ating kidney, para hindi magkaroon ng kidney stones. Diba? At yung mga iba pang organs, small organs natin, na mahirapan talaga. Kaya tulungan na rin natin ang ating mga sarili pag tayo ay tumatanda na. Huwag maging pasaway. Diba?
Kayo, kung mga pasaway kayo, ay nako, alam na this. At huwag nyo akong sisihin kung sakali, di ba? Lahat naman ng mga doktor natin sinasabi. Iwasan na yung mga buto-buto. Sarap. Lumalabas na yun ang mga ganito dito sa Espanya. Dahil magsa-summer na. Medyo mahal pa ng konti. Kasi nga, bagong mga labas pa. Itong sandiyan na ito na binili ko. Yung second variety sa atin sa Pilipinas. Kasi diba yung first variety natin is yung berde-berde, yung kanyang balat. And then, sumunod, noong mga late, ano ba ang taon yun? Mga 1990s ba yun? Yung mga ganon na taon, mayroong sumunod na lumabas na variety na yung skin niya is light green, yellow, tawag natin doon. Hindi na siya yung green, dark green, kundi yellow green na siya, tapos stripe, di ba? Namiss ko rin yung stripe na yellow green ang kulay ng kanyang balat. Matamis siya, di ba? Matamis siya. Pero iba pa rin yung, ewan ko ba, kung inyong nalalasahan o mayroon kasi silang medyo pagkakaiba ng ano ba, yung lasa o yung tamis. Parang matamis na matamis ito pero kuan, iba pa rin doon sa tamis na original na sandiya natin na berding-berde. Iba pa rin yung sarap nun. Para sa akin ah, ito masasabi mo nang matamis na matamis ito pagka talagang hinog na hitik. Na malapit na lang maano. Diba? Pero doon sa berde, yung berde natin na original, kahit hindi pa siya yung masyadong talagang hinog, matamis na siya. Diba? Tsaka, mas mahal yun yung original kaysa dito sa yung stripes. Maging dito sa Spain, mas mahal yung berde. In fairness, ewan ko ba? Halika kayo, kain tayo. Sarap kaya nitong papakin. Minsan nung naalaala ko nung nandyan ako sa Pilipinas, ang ginagawa ko rin dito minsan, nilalagyan ko, sinasaw-saw ko sa suka. Ang sarap. Na-try nyo na ba yun? Yung isaw-saw mo itong sandiya sa suka. Masarap din kaya. Pero sa ngayon, hindi ko muna siya sinasaw. Isasaw-saw sa suka. Kakainin ko lang siyang ganito. Sarap. Pero kung gusto nyo i-try yun, masarap yun. Yung isaw-saw mo itong sandiya sa suka. Sarap kaya. Maraming buto. Dito tayo medyo matagalan ng konti. Alam nyo ba kung ilang gramos ito? 878 kilos. Ay, gramos pa. Kulang-kulang isang kilo. Maubos ko kaya ito? Na grabe siya. Parang hindi ko yata maubos. Pero maubos ko. Kasi wala akong ibang kakainin, kundi ito lang. Magandang-maganda kaya ito. Para sa katawan natin. Sabi nga nila, in 3 days na ganito ang kinakain mo kung gusto mong mag-detox. Sabi nila, i-juice mo lang siya. Juice. I-juice mo lang. Tapos, yung juice lang niya talaga yung iyong, sasalain mo siya pag
Diba, pag ginus mo siya, ilagay mo sa blender o kaya kahit na ano dyan na panggiling, gigilingin mo siya. Then, ma-extract ngayon yung kanyang juice. Salain mo lang siya. Tapos, yung juice niya, yun lang talagang inumin mo for 3 days. Wala kang ibang kakainin, kundi yun lang. 3 days, juice lang ng sandiya. Malilinisan ang ating katawan doon sa loob. Sa loob natin, malilinisan daw, madidetoxify siya. Then, magiging marinis talaga. Magana ang pakiramdam. Kung ganon. Believe me. Umaga, tanghali at gabi, juice lang nito ang kakainin mo sa katubig. Maritoxify ang katawan. Pero after 3 days, stop na. Stop na. 3 days lang ang program. Unti-unti ka na ngayon nakakain ng mga pagkain na yung mga sulid. Pero yung mga fish, yung karne ng manok, pero alisin mo yung kanyang balat. Huwag mong kakainin yung kanyang balat. Ganun lang siya. Tapos, huwag mo lang bibiglain. Kasi siyempre puro juice lang ang kinain mo for 3 days. So, ibig sabihin, huwag mo siyang bibiglain na kakain ka ng marami. Hindi ah. Hindi ka kumain ng 3 araw, kakain ka ng bigla. Lalaki ka talaga. Diba? Kaya hindi maganda. Sabi nila, pag sobra, hindi maganda. Kaya, hinahinay lang pagka ganun. Proper diet at proper na pag-manage sa pagkain. Yung ganun. Iwasan sakit. Mahal ang ospital ngayon. Diba? Sabi nga ng mga doktor, kumain ng mga prutas para ang inyong mga defensa ay maganda. At mas maraming nakakainin na prutas eh, kaysa yung mga kamay. Kasi tingnan mo. Maraming salamat sa inyo. Sa inyong lahat. Lalong-lalo na sa mga VIP members ko na very loyal sa akin na laging nagpupunta sa akin. Tayo, tulungan lang tayo. At sa mga hindi pa member sa akin, sana'y magpa-member na rin kayo. At maraming salamat sa inyo. Magtulungan lang tayong lahat. Okay? Thank you and babush! Bye-bye!